same time. Get it jiggy with the flow, spitting on the same rhyme. And the ladies, yeah, they love it cause I'm rolling. Para kilalanin yung mga artist, diba? Tama yun, tama yun. Na kinikilala talaga natin. Well, tulad nito ni Easy Meal, na nireact natin yung kanyang panalo music video na... Patunay lang talaga na ano, no? Laging phenomenal tong song na to. So, ngayon, nireact naman natin yung isa sa mga songs niya, yung IDK. Pinorform din niya to sa Wish Bus, pero kumbaga parang nauna to kaysa doon sa panalo. So dahil naging viral yung panalo video niya, naging viral na rin yung iba mga songs niya. Siyempre dahil sinubaybayan siya as an artist. Ibig sabihin nauna itong song na tong lumabas? Yes, nauna to. Okay. And then, hindi ko pa narinig to guys, so... Ako din? First time first to. First time na. What's up, yo? Uy, consistent. We out here. Easy Meal on this thing. Consistency. Y'all like how it is? Travel. Like how it is? Cultural. Yeah, we rolling. Travel. Let's get it. Yeah. Yung element consistent, no? Consistent yung element. So, talaga na-establish na niya yung ganong type of music. Fusion siya of trap and ethnic sound. Ethnic instruments. If your tea's gone cold and you're wondering why, better stand in line, cause these fans are crying, that these standard lines, the tears ran to flying with feet grabbing nine man, so marvel over the way of this. R-E-S-P-E-C-T. Emotional rip on a drive, a stake through the heart of a busted body kit. Of a busted dodge and drift, the muscle minded things. This is why we get wrecked like R-E-C-T mobile. Cause all these phony girls is whack, it's disgusting. Ready, but high school and Optimus Prime. And I'm going to analyze all at once. Siyempre, this is a rap. Kumbaga, titingnan ko yung singing side niya. Nandito. Yes, yes. Mm-hmm. Naririnig ko na he's really a good singer. Mm-hmm. Kasi yung dynamics kasi ng intonation ng rap niya, diba? So, ano siya eh, may tono na eh. Rap singing yung dating, diba? Rap singing, yes. Tapos, mahirap kunin ka agad yung meaning eh, diba? Mm-hmm. Kasi talagang kailangan sundan mo. Which is good, diba? Kasi inaabangan mo kung tumutong na itong song na to. Mm-hmm. So, yung alam mo yung pakiramdam na when you listen to a song, it keeps you active kasi ayaw mong mahuli sa gusto mong makita sa kanta. Mm-hmm. No? At yun din ang history naman talaga ni Easy Meal dahil singer siya. Dahil singer yung kanyang, ano talaga siya, magaling din siya kumanta. Ayan, sige, ano na mga na-research mo kay Easy Meal? Hindi naman masyado kasi gusto ko nga i-reserve kasi may mga iba tayong mga reaction videos na tungkol sa buhay naman niya. Oh. Pero ang alam ko is magaling siya mag-gitara, he has a metal band. Okay. So, rocker talaga siya to start up with. Tapos, magaling siya kumanta, tapos ngayon talaga pinasok niya tong pag-rap. Mm, that's why, kasi galing meron ding rap metal eh. Meron din. Oh. Galing, di ba? I see things that you don't, little boy. Finna like your clips to your dome, little boy. On my Spike Lee thing, my mouth comb, little boys. Better flight feet dip if you alone, little boy. Don't test me. Rap this to make it though, I never find. You Asians good at every darn thing. Said my privileged payments and privileged years. Things was horrible whenever I would think about it. I was shifting my gears with dripping the tears. A look at my heart, the sword will be fine. I'm gonna take a ride. Grabe. Diba ano, parang binabalik talaga tayo sa 90s feel din ng hip-hop. Eh. Oo. Hindi siya yung mabilis talaga, pero kita mo yung emotions niya, nilalabas siya pag nag-rap siya. Grabe. Alam mo yung may substance talaga. Meron may talaga. Substance. Again, talaga. Yung rapping talaga, of course, we salute lahat ng rap artist. Mm-hmm. Kahit ano pang ano yan. Yes, kahit, yes. Lalo na Pinoy hip-hop community, right? Yes. We're yes. So proud of all of you. Mm-hmm. It so happened that si Easy Meal, nandito siya ngayon, di ba? Alam mo yung dynamic din ang rap genre na sumusuot din sa soul eh, di ba? Oo. Sa para, may kakaibang pakiramdam talaga eh. Oo. Parang ito nga yung isa sa mga rap tagos. Tapos talaga yung message niya. Tapos talaga nafe-feel mo eh. Nafe-feel mo yung energy. Tapos ano, yung timing. Yes. Sobrang very tight talaga. Alam mo talagang ano, very musically inclined. Yes. Yung art ng rapping, nasa dugo talaga niya. Nasa dugo talaga. All around like the cardiac film strip off of the clothing like where was the party at? Wheels get jaggedy edges and stabbed into caution rap. Hills this failed to rebellion like he was with Pontiac. Realness, yeah, means lashy two of us is my
squad deck them to they school. Hanging up a silly flow, I be really feeling dirty as chips. Clean a round up, 10 plus 30 a clip. Serving a tip, I seen a girl that I could school while she working a shift. She up the clock, but she also down a stick. Okay. Kakaibang storytelling talaga yung iba talaga. Saka mas ramdam mo yung nira-rap niya. Although hindi pa rin natin nasusundan masyado kasi rap nga eh, di ba? Pero yung kung paano yung mga gestures niya, napakahalaga nun, ang laking factor eh, mm-hmm. na mas nararamdaman natin yung rap niya eh. Oh. Art ng storytelling, yes. Nakikita rin natin sa art ng rapping. Grabe, hindi oh. lang sa mga singing, yung pure singing. Mm-hmm. So, talagang every song has a story. Rap niya lang ginagawa, pero this is a song. Yes. And ang ganda lang ng pagkakaiba ng kung paano natin ini-storytell yung isang kanta sa bawat genre. Ako, honestly, pag ako nakikinig dati rin ng rap, andyan yung pakaramdam na, siguro mga ilang month. Kumbaga na-enjoy ko na yung song, mm-hmm. tapos na-memorize mo na, tsaka mo lang nakita yung, may mas malalim pa pala itong meaning. Yun yung kagandaan ng pakikinig ng ganitong mga musika, kasi may journey siya eh. Tama yan. Mas na-appreciate mo siya every time na papakinggan mo, mabuti, di ba? Baka ang dami niya pinukwede. Sorry, kakat namin. Okay. Hello? I always see you hater number 5. How you doing, baby? Always at it. Oh, so you came by just to say my song sucks. And you hate the way I'm mixing to our shucks. And you're sorry to stop you call the cold moon and miss you. Killing abomination that was thick babies. Pito and Camelon and King of Trick. Dami pattern, no? Dami nangyayari. Kasi nakikita ko rin pati yung background, yung music niya, yung ginagamit ng music, talagang sync. Yung interaction, ang galing talaga, perfectly crafted yung pakagawa ng song. Mm, talaga, pinag-isipang mabuti. Oo, tsaka memorize mo talaga yung sequences ng galing. Oo. Di ba usually, ang mga ibang mga hip-hop or rap songs, kapag gumamit ka ng music, parang naka-loop lang, di ba? Uh-oh. Parang ganun lang, susundan mo lang yung beat, kakantahan. Ito talaga, may mga chops, may mga hinto, may mga accent. Tapos yun. May mga part na may interaction. Grabe, ibang experience itong rap na to. IDK 107.5. Ako, honestly, hindi ko pa rin nakikita talaga yung lyrics, so titingnan ko to after. Tama. Pero, based dun sa mga nasundan kong words sa rap niya, alam mo yung, yun nga, nag-address siya ng message niya sa haters. Yes, diba? Yes. So, we can relate to him. Mm-hmm. Nagkataon lang nga si kasi Easy Meal, pero lahat tayo may mga ganong version, di ba? Yeah. I think ang nakita ko sa kanya, kasi sa panalo pa lang yung pakiramdam na yung may strong statement siya, hindi siya takot, lumatapang siya harapin. I think that's what I can learn from him, yung song na I don't know. Parang don't care too much about what other people say. Kasi ako, honestly, I have a tendency na ganun din, diba? Pero it's a reminder. More of ano talaga, yung technical aspect of the song. Yun yung tinignan ko eh. Kasi ikaw, more of yung sa ano yung messaging ng song. Ako technically, the music, yung style na ginawa niya, talagang kakaibang type of rap song na different package talaga itong binibigay niya. And talagang this changing the game sa hip-hop industry ng Pilipinas, okay. Diba? Tsaka kung hindi man, adding to that yung changing the game is, meron din siyang binubuhay ng mga old soul. Mm-hmm. Kahit kakaunting part pa lang yung naririnig ko sa singing aspect niya. Sa singing aspect ng vocals niya, I could really tell na he has it. Yes. He has it. Kahit hindi ko alam na tatay niya si Paul, si Tito Paul, I could really tell na he is.
Wala, nagsisimula pa lang tayo na discoverhin talaga si Easy Meal. Napakarami pang songs. Pwedeng history din ng buhay niya. Mm-hmm. Di ba? Pwede nating alamin kung bakit siya naging ganito talaga. Kamotivated at naging influence talaga siya sa mga tao. Okay, so guys, ano pa mga songs ni Easy Meal ang gusto niyo i-react namin para sa inyo? Alam po, napakarami pa niyan. Ilagay niyo lang yan sa comment box and right away gagawin namin yan para sa inyo. I hope marami kayo natutunan sa video na to. Thank you so much for watching, guys. And we'll see you on the next video. Bye!